Mahalaga pong umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo at bigyan po natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoong Jesus. Yes, Lord, we give you praise. We honor your name, God. Oh, we worship you. Yes, Jesus. Yes, Lord, we give you praise. Thank you. Thank you for your presence. At bago po tayo magsimula, at basahin po muna natin itong word for this Sunday. And 1, 2, 3, go! Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Amen! Yes, Jesus! Tunay nga, Panginoong, karapat-dapat kang papurihan at pasalamatan, Panginoong Jesus. Thank you for your presence, Holy Spirit. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-awit sa iyo. In Jesus' name, thank you. Amen. Yes, Lord. Jesus! Everybody sing, sing, oh, whoa. Whoa. Jesus face to face. Whoa, God is here, God is here. Come on. God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be real. 1, 2, 3, say whoa. God is here, God is here. Come on. God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Whoa, God is here.
Oh Jesus. Everybody sing, sing holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is sweet. Sing holy, holy, come on. We cry, holy, hallelujah, God is sweet. Sing holy. We draw near to see Jesus face to face. Whoa, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. One, two, three, say, oh, 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 oh. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, Holy Spirit. We welcome you in this place. Purihin po natin ang Panginoon. Kagalakan, Panginoon, sa Kanya. Yes, Lord. Oh, we give you praise. Yes, Jesus. Amen. Yes, Lord. Worship you right now, O God, Lord. We welcome you in this place, O Lord. Sabi nga din sa kanta, God is here, Lord, and we welcome you, O God. We know that you are here in this place. You are here with us, O God, as we worship you, O Lord. Right now, ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa, O God, we surrender ourselves to you, O Lord. We surrender our hearts, O God. And as we worship you, this worship song, may it be applied in our life, O God, na talagang yung delight namin would just be on you alone, O God. That you would refine our hearts, O Lord, and make it pure, O God. Oh, we want you, Lord. We want your presence, O God, every day of our lives. Not just today, but every day of our lives. Come on, just worship Him right now. Yung paraan mo ng pag-worship, it's between you and the Lord. And just allow Him to move into your life right now. Allow Him to move in your heart. Allow Him to enter your life. Allow Him to change you, to mold you into the character na gustong gawin sa'yo ni Lord. Just let Him move in your life. Jesus.
Let's sing this together. My delight is in you, and on your word I will set my heart, because you are peace, you are calm in this world na magulo, in this world na hindi namin alam kung ano yung mangyayari. Lord, our hearts rest in you, rest in your calmness, in your pureness, O God. Draw me close.
as a prayer. We give you praise. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po. Yes, Lord. Lord, sabi nga po dun sa kanta, our delight is in you, God.
I pray, Lord, na itong kanta na to maging prayer po talaga namin every day, that our prayer would have a pure heart, O God, and to really experience you more in our lives, O God, to really have that deep personal relationship and connection with you, O God. And Lord, today as we are in the service, Lord, I pray na ikaw po yung kumilos sa bawat isa mula sa worship, O God, communion, sa preaching, Lord, sa giving, every part of the service, Lord, we commit to you, we surrender to you, O God. Ikaw yung kumilos, ikaw yung humawak sa puso ng iyong mga tao, O God. Ikaw yung mag-open ng mga puso namin, Panginoon, sa word na ibibigay niyo, O God. And I pray itong word na to, hindi lang to today, O God, pero pangahawakan namin to all the days of our life. Thank you so much, Lord, for your wonderful love, for your presence, O God, in this place. In our lives, Lord, may you move freely, O God. Thank you, Lord, for your love and your goodness and your faithfulness. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. I-welcome natin ang presence ng Diyos. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We honor you and we give you all the praises. Thanksgiving, oh God. Thank you so much, Lord. Thank you for your presence, Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, God. We humble ourselves before you, Lord. And we recognize your loving presence in our midst, Lord. Embrace us with your loving presence. For we acknowledge and we welcome the King of Glory, presence of God in our lives, in this place, Lord. So make us holy, make us people, your people of humility, of honor, of honesty. That we may be with you, that we might experience and enjoy your loving presence, Lord. Thank you so much for this day, and we open our hearts, Lord. We receive your healing touch. We receive, O Lord, your cleansing. We receive, Lord, your love, your joy, your peace in our hearts, in our lives, Lord. And thank you so much for this day, for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you so much, Lord. We give you praise. We honor you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Paki-high five yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, God bless you. Thank you for coming. Praise the Lord. Amen. Wow. Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Masaya tayo sa pagganito ang ating oras ng pagsamba. Ito yung araw na binigay ng Panginoon sa atin upang ang Diyos ay mabigyan natin ng papuri, ng pasasalamat, at ng pagpaparangal. Purihin ang Panginoon. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Ngayong sandali ay mangungusap ako sa ikalawang bahagi ng ating pong message is about the standard of God in His presence. The second part ng standard ng Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid, kailangan natin ito. Kailangan natin ang presence ng Diyos. May mga tao na hindi sila makakatagal sa presence ng Diyos. Bakit? Kasi hindi sila namumuhay ng banal. Kasi hindi sila namumuhay ng pagpapakumbaba
o ng marangal na pamumuhay o ng matapat na pamumuhay. Merong standard ng Diyos, may pamantayan ng Diyos. And of course, alam naman natin na walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero ang Panginoong Hesukristo ang naging perfect example natin na susundan natin, na tutularan po natin upang tayo po'y makaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Ang Panginoong Hesukristo ay nasa ating buhay. Tayo po'y naglilingkod, tayo po'y sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay mamuhay ng banal, mapagpakumbaba, marangal at matapat. At ngayong sandali, pag-usapan natin yung ikalumang bahagi, ano po, ng pamantayan o batayan ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay may pamantayan sa mga taong nagnanais. May batayan siya upang maranasan natin siya. Upang ma-enjoy natin ang presence ng Diyos every day. Amen? Upang maranasan natin siya sa bawat bahagi ng ating buhay, sa bawat area ng ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay, maranasan natin ang kanyang makapangyarihang pagkilos. At isa sa pamantayan ng Diyos ay purity. Sabihin po natin, purity. Ito yung malinis na pamumuhay. Ito po, pag sinabing purity, ito po ay tumutukoy sa isang spotless na buhay. Ibig sabihin, walang karumihan. Malinis na pamumuhay at ito po ay nangungusap sa ating pong character at sa ating pong pamumuhay. Sa ating pag-uugali, sa ating pamumuhay. So ngayong sandali, tutunghayan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon upang maging gabay natin sa pamumuhay ng malinis na pamumuhay at upang yung presensya ng Diyos ay makasama natin palagi. Amen? Sino po ngayong umaga ang nais makasama ang presensya ng Diyos? Ma-enjoy mo yung presence ng Diyos. Mga kapatid, ibang klase kapag ang presence ng Diyos kasama mo. Every day. Matuwid ang buhay. Malinis ang buhay, mapayapa ang buhay. Iba yung ini-enjoy mo yung presence ng Panginoon eh. Kasi po, ang presence ng Diyos, siya po yung talagang kailangan natin sa buhay natin. Sino po ba ang kailangan natin sa buhay natin? Ang Diyos lang, ang presence ng Diyos. At siya po ang kailangan natin sa mundong ito upang ating buhay ay maging isang buhay na pinagpala. Blessed. So narito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 24, Talatang 1. Tandaan natin, ang lupa ay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mundong ito ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ibig sabihin, ang Panginoon ang may-ari ng lahat. Siya ang pinagmumulan ng lahat, ang sanglibutan at silang naninirahan dito. Sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Talatang 3. Sino ang aakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang tatayo sa kanyang dakong banal? Talatang 4. Siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilin lang. Tandaan po natin yan, malilinis na kamay, malinis na puso, hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa o ng kanyang pagkatao sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilin lang. Ito yung batayan, ito yung pamantayan ng Diyos sa mga taong nagnanais po, na manahan sa dakong banal, na manahan na kasama ng banal na presensya ng Diyos. At sinabi sa talatang 5, mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan. Amen. Mula sa Panginoon, ang pagpapala ay kanyang makakamtan. At pagwawalang sala mula sa Diyos ang kanyang kaligtasan. Talatang 6, gayon ang salinlahi ng mga nagsisihanap sa kanya na nagsisihanap ng mukha ng Diyos ni Jacob, purihin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa kanyang mga salita? Mga kapatid, expound po natin ito. Tingnan po natin mabuting sinasabi ng mga talata.
Natanggapin po natin ngayong sandali ang salita ng Panginoon na magdadala po sa atin dun po sa gabay ng banal na presensya ng Diyos. And I pray this morning na hindi lamang po natin marinig ang kanyang salita, kundi maranasan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang banal na presensya ng Diyos, na magkaroon ng revival sa buhay natin. At hindi lamang sa buhay natin, sa iyong pamilya magkaroon ng revival o makapangyari ang pagkilos ng Diyos. Magkaroon ng revival sa ating church. Ano po? Magkaroon talaga ng makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. At kailangan natin yon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ito. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na presensya ng Panginoon. So, tingnan natin sinasabi sa talatang tatlo. Ang tanong ganito, sabi niya, sino ang aakyat sa bundok ng Panginoon? Ang Panginoon, meron siyang bundok at ang bundok na yon ay lugar na kung saan ang banal na presensya ng Diyos ay nananahan. At sino ang tatayo sa kanyang dakong banal? Gaya ng ating sinabi nung mga nakaraan na ang bundok ng Panginoon ay nagsisimbolo sa presensya ng Panginoon, ang mga dakong banal ay nagsisimbolo sa banal na presensya ng Diyos. Kaya nagiging banal ang isang lugar dahil ang banal na presensya ng Diyos ay naroroon. Kaya nagiging banal ang pamumuhay ng isang tao dahil ang banal na presensya ng Diyos ay nasa kanya. Kaya matuwid ang isang tao dahil ang katuwiran ng Diyos nasa kanya. Kaya ang isang tao malinis ang buhay dahil ang kalinisan ng Diyos nasa kanya. At sila ang makakaakyat sa bundok ng Panginoon o makakapanahan sa presensya ng Panginoon sa dakong banal. Now, tingnan po natin ito sa wikang Ingles. Sabi rito, who may ascend into the mountain of the Lord or into the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? Now, the word ascend in Hebrew is aulao, meaning to move forward and meet the presence of the Lord. So, to move forward or upward and meet the presence of the Lord. And the word stand in Hebrew is kum, meaning to be in the position of power in God's presence. So kapag ikaw ay nag-move upward o umakyat ka sa presensya ng Panginoon, kinakatagpo mo ang banal na presensya ng Panginoon. At ikaw ay nananahan sa Kanya at ikaw ay tumatayo sa Kanya, sa Kanyang banal na presensya. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay dumadaloy sa iyo. Kaya yung tanong, sino ang aakyat? Sino yung merong pagnanais, merong desire sa kanyang puso? May alab sa kanyang puso na siya'y mananahan sa banal na presensya ng Diyos. Hindi lahat ng mga tao ay talagang mayroong tinatawag na desire. Kaya nga po, hindi lahat nararanasan ang presensya ng Diyos. Kaya meron pong tinatawag na challenge po sa atin. No po, na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ang bawat isa, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maranasan niya ang presensya ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. That is the reason why naririnig mo ang kanyang salita. May mga tao nakakarinig ng salita ng Panginoon pero wala lang sa kanila. Papasok dito, lalabas sa kaliwa, aatin sa church, the following Sunday, wala na naman, following Sunday, kumbaga up and down ang buhay. Pero hindi ganon ang mga taong talagang ninanais nila. May alam sa kanilang puso na maranasan ang banal na presensya ng Panginoon sapagkat excited sila pagdating ng Sunday, celebration pagdating ng Sunday. Amen? Ako, excited ako araw-araw eh. Because I have this awareness of the presence of God. I love the presence of God. And I am so very vocal to speak to God. And I have this confidence na sinasabi ko sa Kanya, Lord, I need you. Kailangan kita. Nais ko kasama kita. Kaya nga po, mayroong pamantayan ng Diyos upang maranasan natin siya. Amen? At ito ang tanong ngayong umaga, ano yung pamantayan niya? Sa mga taong nananahan sa kanyang banal na presensya, ano ba yung standard ng Diyos? Kapatid, handa natin yung sarili natin. Kasi ang standard ng Diyos, kalinisan, purity,
Una po, malinis siya na may malinis na mga kamay at walang itinatagong kasalanan. He or she who has that pure hands, ibig sabihin, he or she has that guiltless life. Ibig sabihin, wala siyang itinatagong kasalanan. Sabi ng Psalm 24, verse 4, sa unang pangungusap, he who has clean hands, siya na may malinis o malilinis na mga kamay. Tandaan natin ngayong sandali, mga kapatid, ang mga taong may malilinis na kamay, ibig sabihin, malaya ang kanyang makamay doon sa karumihan or sa paggawa ng kasamaan. Pwede bang pagkataas natin yung mga kamay natin? Dalawang kamay. Amen. Ayan, taas natin. Tingnan natin yung mga kamay natin. Ang kamay ba natin, malinis? Physically, malinis, of course. But spiritually, malinis ba ang inyong mga kamay? Ang mga kamay ba na ito, hindi nananakit? Ang mga kamay ba na ito na hindi nangungupit? Ang mga kamay ba natin ay malaya sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, malayo sa paggawa ng kasamaan. Sabi ng Santiago, Kabanatang 4, Talatang 8, doon po sa unang pangungusap, sabi niyan, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Take note of this, kapag lumapit ka sa Diyos, kapag hinanap mo ang Diyos, kapag ninais mo ang Diyos, tumawag ka sa Diyos, talagang hinangat mo yung presensya ng Diyos, siya'y lalapit sa iyo. Kaya lang, sabi niyan, maglinis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. Ibig sabihin, may mga taong namumuhay sila sa kasalanan na nagiging dahilan, nagiging marumi ang kanilang kamay. Spiritually speaking, may mga taong marurumi ang kamay dahil namumuhay sa kasalanan, dahil may tinatagong kasalanan. Kaya nga, ang batayan ng Diyos, ang pamantayan ng Diyos, unang-unang malilinis na mga kamay. Purify your hands from wickedness and be free from guilt. Yan ang ibig sabihin ng pure hands. Maging malinis ang ating mga kamay. Kaya nga sabi ni Haring David, sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 18, Talatang 20, sabi niya, ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay. Take note of this, ang Diyos nagbibigay ng gantimpala, ang Diyos nagbibigay ng reward sa mga taong malilinis ang kanilang mga kamay. Sabi niya, ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Talatang 21, sabi niya, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay aking iniingatan. Kaya nga si Haring David, bagamat siya'y hari, nasa kanya na lahat ng bagay, masigit niyang ninais o ninasa sa kanyang puso ang banal na presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, whom have I in heaven and nothing that I desire on earth besides you? Sino ang kailangan namin sa langit? Ikaw lang, Panginoon. Ang iyong presensya lamang. At wala kaming kailangan sa mundong ito, kundi ikaw lamang. Kaya nga siya, sinikap niyang maging malinis ang kanyang mga kamay. Sabi niya, ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay. At ito nga sa talatang 21, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay aking iniingatan. Ibig sabihin, sinusunod niya ang mga daan ng Panginoon. At ang aking Diyos, sa aking Diyos, sabi niya, ay hindi humihiwalay na may kasamaan. Hindi siya humihiwalay sa Diyos. Bakit? Kasi alam niya, pag nahiwalay siya sa Diyos, ibig sabihin, iyon na yung simula ng kanyang pagkabagsak, ng kanyang pagkatalo. Kaya kapag ka ang isang tao, bumabagsak na ang buhay, natatalo na siya, puro kagipitan na ang buhay, talagang iba ng buhay niya, ibig sabihin, nahihiwalay na siya sa Diyos. Kaya sabi niya rito, hindi ako humihiwalay sa Diyos. I have kept the ways of the Lord. Sabi niya, I am not guilty of turning from my God. Hindi ako lumalayo sa Kanya. Talatang 22, sabi niya, ang lahat niya mga batas ay nasa harapan ko at ang kanyang mga tuntunin sa akin ay hindi ko inilayo. Talatang 23, sabi niya, ako'y walang dungis sa harapan niya. At iniingatan ko ang aking sarili mula sa pagkakasala.
Kasi mga kapatid, kapag talagang nais mo yung banal na presensya ng Panginoon, iingatan mo yung sarili mo sa pagkakasala. Hindi ka mamumuhay sa kasalanan at iingatan mo ang sarili mo mula sa kasalanan. Ikaw ay magiging walang dungis sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi sa talatang 24, ang ganda. Sabi niya, kaya't ginantimpalaan ako ng Panginoon. Kaya may gantimpala sa mga taong malinis ang buhay na simbolo ng malinis na mga kamay. And he said the word, ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang harapan. Masasabi ba natin niya sa Panginoon? If you desire the presence of God, if you love the presence of God, if you want the presence of God to be with you, ang kailangan ay malilinis na mga kamay. Amen? Pakibulong sa katabi mo, malilinis na kamay. Ayan. Malilinis na mga kamay. Purihin ng Panginoon. Pangalawa, siya na may malinis na puso at walang kapintasan. Wow! Sino may gusto noon? Ibang malinis ang iyong puso. You have that pure heart. You are blameless. Walang kapintasan. Walang maisusumbat. Sabi ng Psalm 24, verse 4, pangalawang pangungusap, he or she who has a pure heart. Siya na may malinis na puso, mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang malinis na puso. Mahalaga sa Diyos ang malinis na kalooban. Amen? Sapagkat ito ang kanyang pamantayan. Ito ang kanyang batayan sa mga taong lumalapit sa kanya. Purihin ang Panginoon. Kaya ang hangad ng Diyos sa bawat isa, sa kanyang mga anak, sa church na to, maging sa church na ito, talagang purity. Malilinis na mga kamay, malinis na puso. Sabi ng Santiago, Kabanatang 4, Talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Sa ikalawang pangungusap, sinabi niya, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bagong isip. Nandaan po natin ang taong pabago-bago, double-minded person, no? Hindi malinis ang puso nila. Kasi pabago-bago sila. Tandaan natin, ang taong malinis ang puso, focus siya kay Lord. Na talagang sinisikap niya ang kanyang sarili na maging malinis sa harapan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa atin. At ang Diyos nalulugod sa mga taong malinis ang kalooban. Sinasamahan ng Diyos ang mga taong mayroong malinis na kalooban. Kaya kung nais mong kasama lagi ang presensya ng Diyos, araw-araw, maging malinis ang ating kalooban. Amen? Maging malinis ang ating puso. Kaya nga po, sinabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 22, tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, tiyak. Kaya nga sa ating paglapit sa Diyos, sa banal na presensya ng Panginoon, lumapit tayo na may tapat na puso sa lubos na katibayan o katiyakan ng pananampalataya na mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at naugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ako dati ay may masamang budhi. Nilinis ng Panginoon. Hinugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan at naugasan ang aking katawan ng dalisay na tubig. Ano yung dalisay na tubig? Ito yung salita ng Diyos. The more we hear the word of the Lord, the more we will have that cleansed life, a holy life, malinis na buhay. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, matindi ang impact nun. We believe in the finished work of Jesus. Doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung kamatayan niya sa krus ay ang reflection nun sa ating buhay ay kalinisan kasi kinuha niya ang ating kasalanan. Kaya sa pamagitan ng ating pananampalataya sa kanya pagtitiwala ng ating ating buhay ay nalinis niya. Sa pamagitan ng pagpapasakop ng ating buhay, ng ating pagsuko ng ating buhay sa kanya, nililinis niya ang ating buhay. Kaya nga sa cross, mayroong tinatawag na great exchange, kasalanan natin sa kanyang katuwiran, yung ating karamdaman sa kanyang kagalingan.
yung ating kasamaan sa kanyang kabanalan. Yung ating pagmamataas sa kanyang pagpapakumbaba. Yung ating kawalan ng karangalan sa kanyang karangalan sa ating buhay. Nagiging marangal ang isang tao kapag malinis ang kanyang kalooban. At sila'y sinasamahan ng Panginoon. Amen. Kaya mapalad po kayo, mga kapatid, naririnig niyo yung message na to. Mapalad ang mga anak ng Diyos na naririnig nila yung sinasabi ng Panginoon sa kanila at sumusunod sila sapagkat ipararanas ng Panginoon ang kanyang banal na presensya. May gantimpala sa mga taong namumuhay ng malinis ang mga kamay, malinis ang puso. Amen? Can we give God the praise? Sabi ng talatang 23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Ang Diyos tapat sa atin. Sasamahan kanya. Hindi kanya iiwanan. Hindi kanya pabayaan. Kaya lang kinakailangan maging malinis ka. Maging matuwid ang buhay. Kaya nga sa wikang Ingles, sabi rito sa Hebrews 10:22, in the New Living Translation, it says, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. Let us go into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean. Praise the Lord. Yung banal na dugo ng Panginoong Hesus ang naglilinis ng ating konsensya. Kaya, kumbaga, nagiging blameless ka sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ikaw ay nagiging walang kapintasan sa Kanya sapagkat yung persona ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, yung presence ng Panginoong Hesus ay nasa ating buhay. Yung Kanyang paglilinis sa ating buhay. And so it says, verse 23, and of course our bodies have been washed with pure water with the word of God. And verse 23 says, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted. Amen? God can be trusted. Ang Diyos mapagkakatiwalaan sa kanyang mga pangako. Pakisabi mo sa katabi mo, ang Diyos mapagkakatiwalaan sa kanyang mga pangako. Ikaw ba? Sabi mo sa kanya, ikaw ba? Ang pangako mo sa kanya ay mapagkakatiwalaan ng Diyos? Mapagkakatiwalaan ba tayo ng Diyos ng kanyang banal na presensya? Mga kapatid, ang Diyos naghahanap ng mga lalaki at babae na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Na magiging extension ng kabanalan ng Diyos. Na magiging extension ng kalinisan ng pamumuhay. Na magiging extension ng kaharian ng Diyos. Tayo po yung extension ng kaharian ng Diyos. At dahil extension ka ng kaharian ng Diyos, reflection tayo ng character ng Diyos. Reflection tayo ng Kanyang kabutihan. Reflection tayo ng Kanyang kabanalan. Amen? Reflection tayo ng Kanyang katuwiran. And so, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang tatayo sa banal na dako? Ang makakatayo lamang, mga kapatid, ay yung may mga malilinis na mga kamay at may malinis na puso. Pangatlo, siya na may malinis na kaluluwa at walang depekto o kamalian. He or she who has that pure soul, in other words, flawless, walang defect. No? Sa atin kasi, tingin natin sa flawless lang, yung talagang yung skin niya, wow, flawless. Pero kailangan ng flawless sa atin, yung ating kaluluwa. Walang may pipintas sa'yo. Walang may susumbat sa'yo. Siya na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo. He who has not lifted up his soul to an idol, Psalm 24. Verse 4. Pangatlong pangungusap, hindi nagtataas ang kanyang kaluluwa sa hindi totoo o sumasamba man sa Diyos-Diyosan. Take note of the word soul.
Alam ba ninyo na ang soul ng isang tao ay composed of three: mind, will, and emotion. Pag sinabing kaluluwa, ito yung ating kaisipan. Ito yung ating kalooban. Ito yung ating emosyon. Ang katawan ay sumusunod lamang sa kung ano sinasabi ng kaluluwa. Meron tinatawag na realm of the spirit at meron tinatawag na realm of the flesh. Doon nagdo-dwell yung soul. Kaya ang tao composed of three: human body, may soul, mayroong spirit. Yung spirit natin, ito yung mahanap sa Diyos. Kapag kinontrol ng kaluluwa natin, yung ating spirito, hindi na natin hahanapin ng Diyos. Ang hahanapin natin ay ang mga bagay ng mundong ito. Ang nasa ng laman, ang nasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay. Kaya may mga taong tinatawag na namumuhay sa flesh. Bakit? Kasi yung kaluluwa niya ang nananaig sa kanya, hindi yung kanyang espiritu. Kaya nga may mga taong tumanggap kay Kristo, ipinanganak sa espiritu, namumuhay sa espiritu, naranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit, and then suddenly, nawala. Ibig sabihin, na-conquer, na-invade ng kanyang kaluluwa, ng kanyang sariling kalooban, ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya yung iba, kung ano na yung ginagawa nila, hindi na kalooban ng Diyos. Kaya nga when Jesus came, He said to the Father, not my will, but your will be done. Ipinasakop niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang espiritu. At tandaan natin mga kapatid, kung nais natin maging malinis ang ating kaluluwa, ipasakop natin sa Espiritu ng Diyos. Ang ating Espiritu ang manaig sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa, na sinasamahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi kapag tayo po, ang nananaig sa atin ay ang ating kaluluwa, ibig sabihin, ang ating kaisipan lamang, ang ating kalooban lamang, personal, sariling kalooban, ang ating emosyon, ano po, sasamba tayo sa mga bagay na nasa mundong ito. Mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 14, therefore, my beloved, flee from idolatry. Kasi ang nais ng Diyos maging malinis ang ating kaluluwa. No? Huwag tayong sumamba sa mga bagay na nakikita ng mga mata. Kaya sinasabi ng ating talata, siya na may malinis na kaluluwa. Sino nga akyat sa bundok ng Panginoon? Sino mananaan sa dakong banal? Sino yung mga taong mararanasan nilang banal na presensya ng Panginoon? Sila yung may mga malinis na kamay, malinis na puso, malinis na kaluluwa, walang depekto, walang kamalian, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo o sumasamba man sa Diyos-Diyosan. Sa hindi totoo. And again, sabi ng 1 John chapter 5, verse 21, little children, keep yourselves from idols. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kapag sinabing idols, hindi lamang po ito nangungusap sa kahoy o bato na sinasamba ng tao, kundi sa mga bagay ng mundo na inuunan natin, na sinasamba natin. Kasi may mga taong sumasamba na rin sa tao, sa artista. Sila na yung priority sa buhay nila, o pera, o material na bagay, at iba pang bagay sa mundong ito. Kaya nga, sabi ko kanina, mayroong tinatawag na realm of the spirit, realm of the flesh. At kung sino ang nananaig sa ating buhay, yun ang magkocontrol sa katawan na to. Kaya nga, kailangan natin ipasakop ang ating kaluluwa, ang ating kaisipan, ang ating kalooban, ang ating emosyon sa Espiritu ng Diyos upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi ng Psalm chapter 40, verse 4, blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods.
Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa Diyos-Diyos. Mapalad sila sa Panginoon nagtitiwala. Mapalad sila na ang hinahangad ng kanilang puso ay ang presensya ng Panginoon. At tandaan natin, ang pamantayan ng Diyos, malinis o malilinis na mga kamay, malinis na puso, malinis na kaluluwa. Pang-apat po, malinis. Sila na may malinis na pangako o pananalita at walang pandaraya. He or she who have that pure promise. It's been faultless. Walang pandaraya sa kanyang panalita. Walang kasinungalingan sa kanyang pangako. Psalm 24 verse 4. Fourth sentence, he who has not sworn deceitfully. Siya na hindi nangako o nagsalita na may panlilin lang. Kasi merong ibang nangangako pero hindi totoo. Ibig sabihin, hindi tinutupad yung kanilang pangako. Hindi nila ginagawa yung kanilang pangako. So ang makakaakyat, ang makaranas lamang sa banal na presensya ng Panginoon, siya na hindi nangangako na may panlilin lang. Kapag nangako ka, dapat mong gawin. Sabi ng mga ngaral, kabanatang 5, talatang 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito, tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga mangmang na hindi tumutupad sa mga pangako. Kaya pagka may pangako ka sa Diyos, may sinabi ka sa Diyos, tuparin mo ito, gawin mo. Pag meron kang ipinangako sa iyong kapwa o sa kanino man, magagawa mo yon, matutupad mo yon dahil una mong tinupad yung ipinangako mo sa Panginoon. Pero kapag yung pangako mo sa Diyos, hindi mo tinutupad, hindi mo ginagawa, pag sinabi mo sa Panginoon na maglilingkod ka, tapos hindi ka naman naglingkod, sinabi mo sa Kanya, Lord, magpapadisciple ako, susunod ako. Magmi-ministry ako, Panginoon, and yet hindi mo naman ginawa, ano man ang ipinangako mo sa iyong kapwa, hindi mo rin gagawin. Kaya mahalaga sa Diyos, yung pagtupad ng pangako. Siya na hindi nangangako na may panlilin lang. When you make a promise to God, don't delay in following through, for God takes no pleasure in fools. Sabi ng talatang 5, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo naman tutuparin. Amen? Pag may pinangako ka, tuparin mo. Gawin mo. Kasi batayan ng Diyos yan sa'yo. Pamantayan ng Diyos yan sa'yo. Kasi tandaan natin, mga kapatid, ang banal na presensya ng Panginoon, no? Hindi siya basta-basta nararanasan. Hindi basta-basta kumikilos ang Diyos sa isang tao. Kinakailangan tayo po mismo gagawa ng desisyon sa buhay natin. Napipiliin mong kabanalan, pipiniling mong mamuhay ng mapagpakumbaba, marangal, matapat, pipiliin mong mamuhay ng malinis. Meron kang malilinis na mga kamay, malinis na puso, malinis na kaluluwa, malinis na kaisipan, malinis na kalooban, malinis na emosyon, at malinis na pananalita. Malinis na pangako. Praise the Lord. Sapagkat kapag malinis ang iyong mga kamay, malinis ang iyong puso, malinis ang iyong kaluluwa, malinis ang iyong pananalita, o yung pangako, tinutupad mo, mayroong kang tatanggaping pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, tatanggap ka ng pagpapala. May pangako ang Diyos sa'yo. Amen? May pangako ang Diyos sa'yo. May pangako ang Diyos sa mga taong namumuhay ng malinis. Sabi ng Psalm 24 verse 5, panghawakan natin ito, they will receive blessing from the Lord and vindication from God, their Savior. Take note of that. They will receive blessing. Sino gusto ng blessing? Tayo gusto natin ng material blessing, eh, di ba? Gusto natin ng mga pagpapala sa ating buhay. Pero ano ba yung tinutukoy na blessing dyan? Tingnan natin. Sa King James Version, sabi ng King James Version, he shall receive the blessing. He or she shall receive the blessing. Meron tinatawag na definite article. The blessing.
from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Now listen carefully, mga kapatid. The word, the blessing in Hebrew is beraka. Sabihin natin, beraka. Parang bera lang yan. Hindi pera, ano? Beraka. Bera. Meaning the source of blessing. Tatanggapin mo yung pinagmumulan ng pagpapala. Tatanggapin mo yung giver of the gift. Hindi yung gifts lang. You will receive the giver, the source. Yun yung blessing. Tatanggapin mo. Kaya nga si Haring David, no po, as our example, nasa kanya na lahat eh. Meron siya napakagandang kaharian, meron siya napakayaman na pamumuhay, ang tindi na ng buhay niya, angat na siya sa iba, pinakamayamang hari ng kanyang kapanahunan. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi niya ninasa ang mga bagay na ito ng mundo. Ang kanyang talagang desire ay ang presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kang lumayo sa akin, Panginoon. Ikaw ang kailangan ko. Even si Moses, di ba? Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag na po. Mamatay na lang kami rito sa disyerto kung wala ka sa aming buhay. Kasi kamatayan talaga ang resulta sa buhay ng taong wala ang presensya ng Diyos sa kanya. Kapahamakan, kalungkutan, miserableng buhay. Kaya hindi tayo after doon sa blessing ng material. After tayo sa Diyos, sa presensya ng Panginoon. Kasi it says in Psalm 24 verse 5, He shall receive the blessing. Meaning, beraka. You shall receive the source of the blessing. You shall receive the giver. Ang kailangan natin yung giver. Hindi yung kanyang ibinibigay. Kasi pag nasa iyo yung the giver of life, then you will be satisfied. Kaya ang tao walang satisfaction. Bakit? Kasi kahit anong maranasan ng tao, hindi siya masasatisfy sa mundong ito. Ang satisfaction lamang po natin ay yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ang satisfaction ng tao ay ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ako nasatisfy yung buhay ko ng ang Panginoong Hesukristo. Ang siyang nanahan, ang kanyang espiritu nanahan sa aking kalooban. So in other words, when you live with pure hands, with pure heart, pure soul, and pure promise, pure words, you will receive the source of the blessing, the giver of the gift, meaning you will receive the presence of God. Can we give God a praise? In short, you will have His life. His life will be your life. His character will be your character. His presence will be your presence. Yung presensya niya magiging presensya mo. Kaya nga kapag ikaw ay napunta sa isang lugar at ang presence ng Diyos nasa iyo, ang presensya ng Panginoon mararamdaman ng mga tao. Ito ang the best blessing na kailangan natin. Hindi magandang bahay, bagamat kailangan natin. Hindi magandang damit, bagamat kailangan natin. Hindi pera, bagamat kailangan natin ang pera. Pinaka the best na blessing natin ay ang presensya ng Diyos. Amen. Can we give Him the praise? Siya yun eh. Siya yung kailangan natin sa ating pang-araw-araw ng buhay. Yung kanyang presensya. Kasi pag nasa iyo yung kanyang presensya, nasa iyo yung kanyang character, nasa iyo yung kanyang buhay, ikaw yung reflection ng Panginoon, ikaw yung kanyang representative, ikaw yung kanyang ambassador, ikaw yung kanyang kinatawan, ikaw yung kanyang liwanag, ikaw yung ilaw ng sanglibutan. Ikaw ang kanyang representative. Sabi ng Psalm 24 verse 6, ganda nito, mga kapatid. It says, this is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face. Take note of this. This is Jacob. Listen carefully. Si Jacob
ay nag-produce ng kanyang generation na hinahanap ang mukha ng Diyos. Bakit? Kasi si Jacob ang unang tao na hinangad niya ang presensya ng Panginoon. Na sinabi niya, bless me. I will not let you go unless you bless me. This is the generation. Kaya si Moses, ninasa niya ang presensya ng Panginoon. Bakit? Mula siya doon sa lahi ni Jacob. Si David, ninasa niya ang presensya ng Panginoon. Kayo na galing si David. Galing siya sa generation ni Jacob. At maging sa panahon natin, may mga tao talaga na talagang binigyan ng Panginoon ng desire sa kanilang puso na hanapin ang presensya ng Panginoon. And we are that generation. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa generation na yan. This is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face. Inihalin tulad kay Jacob, take note, inihalin tulad kay Jacob ang generation ng mga taong naghahanap sa mukha ng Diyos, ang mga taong naghahanap sa presensya ng Diyos, inihalin tulad sila kay Jacob. Tandaan natin, ano ba yung naging istorya ni Jacob? Remember in Genesis chapter 32, verse 24 to 30, sabi ng verse 24, si Jacob naiwang mag-isa. Kasi merong isang pangyayari sa kanyang buhay na makakaharap niya yung kanyang kapatid, na yung kanyang kapatid may pagbabanta sa kanyang buhay. Uubusin siya at ang kanyang pamilya. Kaya nga naiwang nag-iisa si Jacob. Hinanap niya ang Diyos sa kanyang buhay. Hinanap niya ang Diyos ng tatay niyang si Abraham. At ng tatay niyang si Isaac. Naiwang mag-isa si Jacob sa isang lugar at doon nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Talatang 25, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsan. Sinabi niya sa talatang 26, sinabi ng lalaki na naka-encounter ni Jacob, siya yung presence ng Panginoon. Siya mismo ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus mismo ang kanyang ka-encuentro during that time. Sinabi sa kanya ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabaspasan. I will not let you go unless you bless me. Sabi niya, wow. Ito si Jacob. Kaya nga inihalin tulad kay Jacob, yung generation ng mga taong nagnanais na makasama nila ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. And so sabi ng lalaki sa kanya, anong pangalan mo? Ang sabi niya, Jacob. Ano ibig sabihin ng pangalang Jacob? Ibig sabihin, mandaraya, mandarambong, masamang tao, manluloko. Yan ang ibig sabihin ng pangalan niya. At sinabi sa talatang 28, at sinabi sa kanya, your name shall no longer be called Jacob. Hindi ka natatawaging Jacob. Hindi ka natatawaging mandaraya. Hindi ka natatawaging masama. Tatawagin ka na sa pangalang Israel. Israel ang itatawag sa iyo sapagkat ikaw ay nakipagbuno sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano ibig sabihin ng pangalang Israel? Ang ibig sabihin ng pangalang Israel ay prinsipe ng Diyos. Wow. And then sabi ng verse 29, at siya ay binaspasan sa lugar na yan. Binaspasan niya si Jacob. Pinagpala niya si Jacob. Ano yung pagpapala na kanyang ibinigay kay Jacob? Ang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Jacob ay ang kanyang presensya, ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan, ang kanyang character, ang kanyang katangian, ang kanyang kalikasan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, ang kanyang ibinigay kay Jacob, ang kanyang banal na presensya. Wow! Praise the Lord. Kaya nga inihalin tulad kay Jacob ang generation ng mga taong nagnanais, nag-aasam ng banal na presensya ng Panginoon. And so sabi sa talatang 30, tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel na sinasabi sapagkat nakita ko ang Diyos ng harapan at naligtas ang aking buhay. He called the place Peniel for he said, I have seen God face to face.
Peniel, I have seen God face to face. Now listen carefully. The word Peniel, of course, is face to face. The word face in Hebrew is panim, meaning the presence of God and the person of God. When you seek the face of God, you seek the presence and the person of God. Wow! At kapag hinanap mo siya, matatagpuan mo siya, at ang pagpapalang tatanggapin mo ay ang kanyang banal na presensya. Ang kanyang kalikasan, ang kanyang attributes, ang kanyang character. His love, His joy, His peace, His long-suffering, His goodness, His kindness, His gentleness. Wow! His faithfulness, His self-control, the fruit of the Spirit. Praise the Lord. Mga kapatid, ito yung generation. Na ninanais ng Diyos. Na pagpalain ng Diyos. Generation o generation na hinahanap ang kanyang mukha. Natagpuan ni Jacob ang presence ng Diyos. Natagpuan ni Moses ang presence ng Diyos. Naranasan ni David ang presence ng Diyos. And you know, sabi ni Jeremiah, Jeremiah 29, verse 13, it says, you will seek me and find me when you search me with all your heart. Hanapin ninyo ako, matatagpuan ako kapag hinanap ako ng buong puso. Amen? Sino ngayong sandali gusto mong matagpuan? Gusto mong maranasan ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay? Sa pang-araw-araw na buhay. Alam mo, pinaka-the best na pagpapala sa ating buhay ay ang presensya ng Panginoon. God will be found by those who seek Him with all their hearts and with a pure life. Kaya napakalaga ng malinis na buhay. Malilinis na mga kamay. Malinis na puso. Malinis na kaluluwa. Kaisipan, kalooban, emosyon. Malinis na pangako o pananalita. Bakit mahalaga ang kalinisan? Why is purity important? Because the most significant benefit of purity is that it allows you to have an entrance into God's holy presence. Ang malinis na pamumuhay ang magbibigay sa iyo ng entrada, ng pagkakataon na maranasan mong banal na presensya ng Panginoon. Take note of Matthew 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad, mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Now the word see in Greek is optanomai, meaning to behold and to experience. So, blessed are the pure in heart, for they shall see, they shall behold, and they shall experience, and they shall enjoy the presence of God. Wow! Wow! Mararanasan niya. Siya na may malinis sa puso. Malinis sa pamumuhay. Mga kapatid, ito yung batayan, pamantayan ng Diyos. Maging malinis ka. Sabi mo sa katabi mo, maging malinis ka. Ipalinis mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ipalinis mo ang iyong kaisipan, ang iyong pagkatao sa Panginoon. Lumayo tayo sa kasalanan, lumayo tayo sa karumihan. Bakit? Kasi kailangan natin ng Diyos. Amen? Kailangan natin banal na presensya ng Panginoon. At ako'y magtatapos sa sinasabing ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 24, talatang 7 sa ating teksto. Ang sabi diyan, itaas niyo ang inyong mga ulo, kayong mga pintuang bayan, at kayong magsitaas, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Lift your heads, O you gates, and be lifted, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. The King of Glory shall come in. Bakit siya papasok? Dahil sa malinis na pamumuhay.
because of pure life, because of pure hands, because of pure heart, because of pure soul and pure words or pure promises. The King of Glory shall come in. Ang hari ng kaluwalhatian ay darating. Ang hari ng kaluwalhatian ay mararanasan ng kanyang mga anak. Sabi sa talatang 8, sino ang hari ng kaluwalhatian? Sino siyang King of Glory? Who is this King of Glory? The Lord is strong and mighty. The Lord mighty in battle. Siya ang hari ng kaluwalhatian, makapangyarihan, malakas, makapangyarihan sa pakikipaglaban. He is the King of Glory. And we welcome, we acknowledge the King of Glory because of a pure life. Malinis na pamumuhay. Talatang Siyam, taas niyo ang inyong mga ulo o kayong mga pinto ang bayan. Alam niyo bakit itataas ang ulo? Kasi pagka malinis ang iyong pamumuhay, makapagtataas ka ng iyong ulo. Hindi ka mahiya. Bakit siya malagi nakaganon? Hindi naman mapagpakumbaba. Kasi laging may tinatago. Kasi pag nagtaas ka ng iyong ulo, nagtaas ka ng iyong mukha, ibig sabihin wala kang tinatago. Ibig sabihin namumuhay ka sa kalinisan. And because of that, you are able to welcome the King of Glory. Sabi niyan, itaas niyo ang inyong mga ulo, kayong mga pintuang bayan, o magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Lift up your heads, O you gates, lift up you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Who is this King of Glory? The Lord of hosts. He is the King of Glory. Amen. Are you ready to welcome the presence of God? Are you ready to receive the source of blessing, our Beraka, the King of Glory, the Giver, the Sustainer, the Self-Existent One, the Lover of our soul. Amen. Let us all stand. Let's pray. Oh, we worship you, Lord. Oh, we bless your name, Jesus. Oh, we magnify and glorify your name, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we recognize your presence. We welcome your presence, Lord. As we welcome you, Lord, cleanse us. Purify our hearts. Purify our lives, Lord. Thank you, Jesus. Habang ang mga uloy nakayuko, mga matay nakapikit, no one moves. Let us honor the presence of God. God is here. The Bible says, who may ascend into the hill of the Lord? Who may stand in the holy place? It says, he or she who has a clean hands, a pure heart. He or she who has not lifted up his soul to an idol. He or she who has not sworn deceitfully, siya na may malinis na mga kamay, malinis na puso, malinis na kaluluwa, na nagsasalarawan sa malinis na kaisipan, malinis na kalooban, malinis na emosyon, malinis na pananalita, malinis na mga pangako na tinutupad. Ngayong sandali, hayaan mong linisin ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Ilapit mo sa Panginoon ang iyong puso, ang iyong buhay. Kung merong hindi matuwid na bagay sa buhay mo, alam mo, hindi ka matuwid, hindi ka namumuhay ng
malinis. Kaya ka natawad sa Kanya. Hindi malinis ang iyong pananalita. Hindi malinis ang iyong kaisipan. Hindi malinis ang iyong puso. Alam mo, meron kang tinatagong kasalanan. Matatagpuan mo ang Panginoon kapag ka ikaw ay lumapit sa Kanya. Ito ang panahon ng paglilinis ng buhay. Kasi ito yung panahon na inihahanda ka ng Diyos sa isang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Merong matinding revival. At ang mga makararanas lamang na matinding revival at makapangyarihang pagkilos ng Panginoon ay mga taong nagdesisyon sa kanilang buhay, sa kanilang sarili, na nagsabi sa Panginoon, Lord, mamumuhay ako ng matuwid, mamumuhay ako ng malinis. Mga tao nagsabi sa kanyang Panginoon, patawarin mo ako. Ngayong sandali, alam mo sa sarili mo, hindi ka matuwid. Sabi mo sa kanya, Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ang aking mga kamay. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking kaisipan, ang aking kalooban, ang aking emosyon, ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Linisin mo ang aking pananalita. Linisin mo ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Maging malinis ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Nais kitang maranasan. Nais kong makasama sa henerasyon ni Jacob na tinawag na Israel na naranasan ng kapangyarihan ang banal na presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Panginoon, pagpalain mo ako ng iyong banal na presensya. Ikaw ang pagpapala ko sa aking buhay. Ikaw ang aking kailangan. Panginoong Jesus, ikaw ang aking kailangan o banal na Espiritu sa aking buhay. Linisin mo ang aking buhay. Linisin mo ang aking buhay sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Linisin mo kami, Panginoon. Purify us, Lord. Purify us, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Jesus. Purify us, Lord. For we want the King of Glory. Your people. Yes, Jesus. Oh, God. Bless us, Lord. Jesus, let me fall. Oh, yes, Jesus. Maybe walk upright. Yes, Lord. In the presence of your love. Oh, hallelujah. Purify your people. Purify us, oh, Lord. God. Purify your children, Lord God. Purify your people, oh God. Cleanse us, Lord. Cleanse us with your blood. Oh, yes, Jesus. Oh, Lord. Maybe walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Oh, make us holy, Lord. Oh, yes, Lord. We pray. Hallelujah. In your likeness, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify. Purify yes, your Jesus. People. As we oh sing this God. Song, ask the Lord to purify your heart. Cleanse us. Ask the Lord to cleanse oh Lord. Your life. Purify maybe you. Walk uprightly sanctify in the presence you. Of oh, your love. Hallelujah. Purify oh, your people, yes, oh God. Oh, make us holy.
likeness, in your likeness, righteous in our way. Let us be our praise to the glory of your grace, to beautify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be our praise to the glory of your grace, to beautify your people, oh God. Righteous in our way. Yes, Jesus. Let us be our praise to the glory of your grace. Beautify Hallelujah. Your people, oh, oh God. Make us holy. Make us holy, Lord. We pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Thank you, Jesus. Beautify your people. Thank you, Lord. Oh God. Thank you, Jesus. Beautify your people, oh yes, God. Beautify your people, oh God. We praise your name, Jesus. We praise your name. We praise your name, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. We worship you, Jesus. Today, Lord, we acknowledge your presence. We welcome the King of Glory. Come, Lord. Reveal yourself to your people, Lord. Reveal yourself, Lord. Come, O King of Glory. Manifest your presence, Lord. Manifest your presence, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We love your presence, Lord. Purify. Purify us, Lord. Oh, God. Pakalinisin mo, pakabanalin mo, Panginoon. Buhay ng iyong mga. Lord, we want your presence more than anything else, Lord. We want your presence. We love your presence, Lord. Ikaw yung blessing na nais namin, Panginoon. Ikaw yung pagpapala na nais namin. Ang kailangan namin ay ang pinagmumulan ng pagpapala. Ang kailangan namin ay nagbibigay ng kaloob. Ikaw yun, Panginoon. Ang kailangan namin ang iyong buhay, ang iyong character, ang iyong banal na presensya sa aming buhay. O King of Glory, we welcome you. We acknowledge your presence, Lord. We want you to move in the lives of your people. Reveal yourself, Lord, to us. We love you, Lord. We love your presence. We love your touch. We love your glory, O King. We want you. We want you, Lord. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord. We receive the blessing. We receive the source of the blessing. We receive the presence. Make us holy.
make us like you, Lord. That as for us, Lord, we will see your face in righteousness. We will see your presence in righteousness. We will behold and experience and enjoy your presence in our lives, Lord. We love your presence, Lord. We love your presence. Lord, ipadama mo sa iyong mga anak ang iyong banal na presensya. We pray for the tangible presence of God. Para nasan ka, Panginoon, na iyong mga anak, hindi namin kailangan ng mga pagpapalang material. Hindi namin kailangan ng mga bagay sa mundong ito. Ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ikaw, ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan namin sa aming buhay. Iparanas mo, ipadama mo ang iyong banal na presensya sa bawat isang mga anak mo sa lugar na ito. Maranasan kanila. Maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Maranasan ng bawat isang revival ang makapangyarihang pagkilos mo, Panginoon. Maranasan nila, O Diyos, ang iyong kaliwanagan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan. Maranasan ng bawat isa ang iyong kalikasan, ang iyong buhay, ang iyong character, ang iyong kalikasan, ang iyong persona sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat na mabuhay kami sa kabanalan, mabuhay ang bawat isa sa kalinisan, at araw-araw, maranasan ng bawat isa ang iyong banal na presensya na magbibigay sa kanila ng favor mo. Panginoon, ang favor mo. Yes, Lord, ang iyong favor makikita sa bawat isa. Ang buhay mo makikita sa bawat isa, Panginoon. Ang iyong pag-uugali, ang iyong character, Panginoon, makikita sa bawat isa. Higit sa lahat, ang iyong banal na presensya ay mananahan at makikita sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Oh, come on, church. Come on, bless Him. Praise Him. Glorify the Lord. The King of Glory is here. Glorify Him. Our King. Our glorious God, the presence of God. So live in the realm of the Spirit. Surrender yourself to the Spirit of God. Surrender yourself to Him. Live in the power of the Holy Spirit. Live according to the guidance of the presence of the Holy Spirit. Lord, thank you. Thank you, Lord, for giving us this message for us to walk in your ways, to walk according to your will, and to do your works for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the partnership of the presence of God, the Holy Spirit, be with you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless everyone. In Jesus' name. Amen.